showbiz fanatics, kapatid ni Alden Richards na si Raisa Paul Carzon, may cryptic post. At ano nga ba ang meaning ng kanyang cryptic post na ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Before anything else, bago natin simulan tong ating pong mga updates ngayong araw na ito, and of course, syempre hindi ko po kalilimutang pasalamatan po ang lahat ng mga sumusuporta at nagmamahal kay Alden Richards and Maine Mendoza. Malamon po silang any proyekto or anything na makikita natin silang magkasama together, but still nandiyan pa rin kayo para suportahan silang dalawa. At the same time, thank you sa ating pong 21 million subscribers na nandiyan. So ano po yan, prophetic gesture yan, ano? So salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin at ibibigay ko po sa inyo aking POV patungkol po sa inyong mga komento. Unahin natin ang komento ni Miss Marlene Apicel. Akala ko ba magkaibigan sina Alden at Paolo, pero sinabi mo, vlogger, na kailangan nila ng rapport dahil first guest si Alden sa online show ni Paolo. Magkaibigan sila pero kailangan ng rapport. Malabo yung sinasabi mo. Okay, so kaya ko ginrab to kasi gusto ko lang siyang personal na sagutin. Ang tanong ko sa'yo, Miss Marlene Apicel, kapag po ba magkaibigan ang isang tao, eh mapuprove mo na ba na talagang may rapport sila? Tayo po pwede natin i-consider yung sarili natin at ikaw na magkaibigan dahil meron tayong klase ng komunikasyon na ganito. Pero wala naman pong binanggit na todo close at super close po si Paolo at si Alden. Pero kaya may mga ganong pagkakataon kasi gusto nila na bago sila humarap sa camera, eh talagang kuha na nila yung loob ng bawat isa. Ngayon, kung talagang hindi mo alam kung ano ibig sabihin at meaning ng rapport, eh mag-research ka muna. Okay ba sa'yo yun, Miss Marlene Apicel? Sana na-satisfied ka, no? So anyway, salamat po. Sabi ni Ma'am Teresita Suiza, hindi po si Mama Ten ang nag-aasikaso ng mga gamit ni Alden. Si Alden po mismo ang nag-aayos ang gamit niya kasi may vlog siya dati na gusto daw niya siya nag-aayos ang gamit para alam daw niya kung saan hanapin ang gusto niyang ilabas na gamit. Okay, I gets ko na po yun, no? So, tama naman po kasi meron naman talagang sariling taste si Mr. Alden Richards kung ano po yung mga isusuot niya. At may tama din naman si Ma'am Teresita Suiza na may pagkausi kasi si Alden, eh. Kaya personal niyang hinahinaan yun, personal niyang inaasikaso yung mga personal niyang gamit. Pero there are times na si Mama Ten kaya lagi nandiyan kasi assistant niya po si Mama Ten, eh. Marami mga pagkakataon na he really need the presence of Mama Ten. So, thank you po, Ma'am Teresita, sa inyo pong info. And God bless po sa inyo. Sabi ni Ma'am El Manipes, good evening po, Ma'am, and thank you for your updates regarding Paul Carzon family's vacation to Japan. Now, it is clear why the GMA bosses came to Alden's penthouse. No project, just a mere visit only. Take care, everyone, and God bless us all. Ayan. Thank you po, Ma'am El Manipes, sa inyo pong understanding. It is true that yun po yung ano nila, pinapalabas nila sa mga write-ups. Na wala naman daw po talagang ibig sabihin ng pagpunta ng mga bosses doon po sa penthouse ni Alden Richards. It's just a parang malapit lang talaga yung house ni Alden sa mga yun, and ganun din sinabi ni Paolo Conti sa kanyang interview, at isinulat po yan ng GMA. We do not know kung ano po doon talaga yung totoo, so malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Thank you, Ma'am Elma. Miss Mirna Pendon said, may nabasa ako at nakikinig ako sa isang show nung hindi ko lang natatandaan kung anong show po, guess si Miss Pops Fernandez. Sabi niya, pag ikaw na interview, huwag mong sabihin ng totoo, you must deny it. Yun talaga ang pagkakasabi ni Miss Pops Fernandez. Showbiz is showbiz. Pagpipiestahan ka ng mga reporter, which is very true, no? Kailangan talaga may mga hindi ka ilalathala or ipapublic. Kailangan very selected lang yung sasabihin mo sa publiko kasi it will make or take it against you, diba? Pwede nila kasing gamitin yan laban sa'yo. Kaya naman maaari, mas maganda pa rin talaga na sikretuhin mo muna yung mga bagay na dapat sa'yo na lang. It's between you and them.
really better para at least po maging safe po tayo, no? So, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. Bago natin simulan ang ating updates, narito po ang kaganapan ngayon sa Japan, Osaka, Japan, na bakasyon ng Fulkerson family. Let's watch this. English. All of your informations for the display. English. Kitang-kita po sa mga post ni Miss Raisa or Raisa Polkerson na isa sa mga sister ni Mr. Alden Richards ang mga kasiyahan na talagang sobrang pagod na pagod talaga. Sabi niya nga dun sa kanyang Instagram story that almost 240,000 steps ang nagawa nila, which is talagang sobrang sumakit na yung paa nila sa kakalakad. Kasi pag nasa ibang bansa kay, susulitin mo talaga yung isang buong araw mo kung pwede mong ikutin yung buong lugar na yun ng isang araw na magagawa mo. E gawin mo na kasi nga limited lang yung time nila sa lugar na yun, diba? No, dahil dyan, talaga namang nagreklamo na, diba? At pero nakita naman natin that they really enjoying what they are doing, no? Talagang sobrang na-enjoy nila ng tuluyan lahat ng mga ginagawa nila dito. At the same time, every minute, every second of the day, yung mga nangyayari sa kanila, talagang inilalathala at in-post nitong si Miss Raisa sa kanya pong official Instagram. And we are so happy dahil may mga katulad niya na nagbibigay ng update po sa atin. Pero alam niyo po ba na naging controversial din yung mga post, kasi meron po siyang isang post or cryptic post na tinatawag na hindi sinasadya na maipost. At talagang naglumikha ito ng curiosity sa lahat ng mga nag-aabang at sa lahat po ng mga nakakita ng kanilang mga post. At kilala natin si Raisa na isa sa pinaka naging close ni Miss Main Mendoza ng mga panahong legal pa ang lahat. Nakikita pa natin sila that they are together sa mga lakad, sa mga happenings na meron po sila. And yun nga, nangyari nga dahil may mga photos pa nga si Main, 'di ba? May pagkakataon pa na parang may lakad si Raisa at si ang mga kapatid ni Alden na hindi siya kasama. So ganun po yung level ng kanilang closeness. Kaya naman hindi tayo magtataka na meron pong isang cryptic post na ipinost si Miss Raisa na pinagtataka ng marami kung ano ang ibig sabihin ng cryptic post na 'yon. Na may, ito ba may kinalaman sa kanyang personal o baka naman may kinalaman ito doon po sa nangyayari ngayon sa Osaka. Panoorin mo ito, ayan. So ito po yung post, cryptic post ni Miss Raisa, kasi out of nowhere bakit po nag-post si Raisa ng ganito na isang photos, blurred photos ng isang lalaki at babae na parang nakapangkasal sila, they are going to a wedding, ganun. Tapos may caption po yan na ikaw at ikaw. So hindi po, marami po ang nagbigay ng kanilang mga spekulasyon, marami mga nagbigay ng opinion sa Twitter lalo na bakit daw biglang naglabas ng ganung post si Miss Raisa samantalang nasa Osaka, Japan sila ngayon at nagbabakasyon. May mga speculation na meron daw nagaganap na renewal of vows. Meron namang mga espekulasyon na maaaring pampersonal niya ito at meron siyang dahilan kung bakit po niya nag-post ng ganitong cryptic post. Pero we do not know eh. Kasi nga po, ang tanging caption niya lang doon is ikaw at ikaw pa rin. E wala naman tayong makita na naging karelasyon or may karelasyon ba to or ikakasal na ba siya, diba? So natatandaan lang talaga natin is very close siya kay Alden at kay Main noon pa man, diba? Kaya nga nag-post siya ng ganyan ni Major sister-in-law goals. Ayan. And we are so happy na ano man yung nangyayari ngayon, sana lang happy sila, diba? Kasi yun naman po ang gusto nating lahat. At sana magkaroon na rin ng linaw at maipaliwanag na rin ni Raisa what is happening. Kasi hindi niya maibigay ng straight yung kasagutan dun sa cryptic post na ito. Kaya ganun po yung ano natin, ganun yung ating nakita at ano kaya yung interpretasyon ng marami dun po sa pagkakapost niya na ito. So kayo po, ano pong masasabi ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. God bless everyone!